Handa ka ba? Oy, G. Ano bang palaging sinasabi ko sa inyo simula pa noon? Ang mga babae ay palaging maghahabol sa mga bad boy alpha male. Palagi yan. Kahit na naloko pa siya ng ganung klaseng lalaki noon, kahit na sinaktan at iniwan pa siya ng mga ganung klase noon, hindi madadala yan. Dahil nga naturally attracted ang babae sa mga bad boy alpha male, dahil nga yung mga ganong klaseng lalaki ang naipapakita nun o ang imahe nun sa mga kababaihan ay masculine men sila. Lalaking lalaki sila. Kaya silang dominahin. Maraming nagkakagusto. Kaya ang gusto ng babae, dun din mapunta. Kaya kahit na ganong lalaki ang nakabuntis sa kanya noon at iniwan din siya o hindi rin sila nagkatuluyan, ganun na naman yung kinuha niya. Kaya ngayon, naulit lang ulit yung history. Gaya ng sinasabi ko sa inyo palagi, ang mga babae ay emotional. Kahit na ano pang logic ang nasa harapan nila, hindi nila titingnan yan. Kaya kung anong nararamdaman nila para dun sa lalaki na yon, yun yung susundin nila. Kahit na hindi na yun yung tama para sa logic ng sitwasyon. Kahit na alam niya na dapat ang hanapin niya na yung mga safe na, yung mga lalaki na hindi na magloloko, yung mga lalaki na hindi siya iiwan, yung mga lalaki na magiging tatay na ng anak niya, hindi pa rin niya gagawin yun. Ang gagawin pa rin niya, susundin niya yung emosyon niya. Kaya si Paolo Contis pa rin ang naging tatay ng anak niya, ng pangalawang anak niya, single mother of two na si LJ ngayon. Sobrang baba na ng sexual market value niya. Oo, may papatol pa rin. Yung pinakamababang makukuha na lang niya o pinakamataas na makukuha niya ngayon sa level niya, okay, which is yung pinaka actually pinaka hindi niya magugustuhan ng mga oras na mataas pa yung value niya, nung mga oras na bata pa siya, nung mga oras na wala pa siyang anak. Ngayon, dalawa na anak niya. Ngayon, yung mga high value male na makukuha niya noon nung bata at wala pa siyang anak, hindi na siya ang pipiliin noon. O kung maaari man, o kung mangyayari man na piliin siya para sa sex na lang. Hindi para maging tatay ng dalawang anak mo, ha? Ba't ko gagawin yun? And dami-daming babae dyan. So kung ibig sabihin, kung napansin mo ko, o mapapansin mo ko, ibig sabihin, mapapansin din ako ng mga katulad mo. Yung mga ka-level mo, mga celebrity din, mga model din, di ba, mga high value din. Well, ikaw, hindi ka na high value. Low value ka na, dahil single mom ka na, of two. O sa mga magre-reklamo single mom diyan, ito challenge ko sa inyo bago niyo ibukay mga bibig niyo na lumalabas sa nang lumalabas si puro mga mababaong salita lang. Ito, yung mga anak ninyong lalaki, gusto ba ninyo na magkaroon ng asawa balang araw na may dalawang anak sa dalawang magkaibang lalaki? O gusto niyo 'yon? O sagutin niyo kung gusto niyo 'yon. Tigil niyo mga kaipokrita niyo. Yan ang problema kasi sa mga babae. Puro kayo in denial. Nagpapa-brainwash kasi kayo sa society. Nagpapa-brainwash kasi kayo sa puking inang feminism na yan. Kaya ngayon, kayo, yung paniniwala ninyo, kontra sa nature ninyo. Akala ninyo, tama ngayon yung mga ginagawa ninyo, kaya madalas, nagkakamali kayo. Madalas sabihin, lalo problema ni single mom. Pero pag inano mo sila, tawag dito, challenge mo sila, yung mga asawa, yung mga anak nilang lalaki, pakasal na single mom, hindi nila papayagan. Bakit? Alam nila na mali eh. Kaya, ito ngayon si LJ, mababa na ang value niyan. Dahil nga mali maging single mom. Niloloko lang kayo ng feminism at ng society ng sagayon, mapaniwala kayo na okay lang yan. Hindi yan okay. Hindi yan okay. Mag-isip kayo mabuti. Huwag kayo magpadala sa emosyon ninyo. Kayo ang gatekeeper to sex. Kayo may kapangyarihan kung magsisex kayo o hindi. Kaya sa oras na mabuntis ka ng isang lalaki at yung lalaki na yun, wala ka namang assurance kung magtatagal sa'yo o papanindigan ka, magiging single mom ka. Kaya gamitin mo yung logic mo. Gamitin mo yung utak mo. Hindi porque masarap yung pakiramdam, hindi porque guwapo siya, porque type mo siya, magpapabuntis ka na kaagad. O ano nga yung mangyari kay LJ? Dalawa na anak niya. O magkaibang ama.
sino pa ngayon na magkakagustong mataas sa kanya? Paano pa ngayon siya talaga magiging masaya? Ang sabihin, mahal ko yung mga anak ko. They are my treasure. Sila ang magpapasaya sa akin. Bullshit. Alam natin di totoo yan. Alam natin na lahat ng babae kailangan ng lalaki. Nang tunay na magpapasaya sa babae, yung makasama niya yung lalaking tunay niyang gusto, yung lalaking kaya niyang irespeto. Kaso, ngayon ang tanong, paano makikilala ni LJ ngayon yung lalaking tunay niyang gusto? Paano makikilala ni LJ yung kaya niyang irespeto ngayon? Eh, hindi na available sa kanya yun. Ang mga available na lang sa kanya, yung mga, ano na, yung mga nandudun na sa baba ng list niya, yung mga dating hindi niya pinapansin. Ngayon, yung mga beta male, magkakaroon sila ng chance, di ba? Magkakaroon na sila ng chance para matikman si LJ na dati pinagjajakula nila. Ngayon na, maluwag na yung, ano niya, pussy fire niya, okay, maluwag na yung pussy, tapos, meron ng dalawang anak na papalakihin mo, aalagaan mo, ituturing mo na parang natunay mong anak, na yung dalawang bata na yon na papalaki mo, hindi ka irerespeto kahit anong pang gawin mo. Bakit? Because you are not the father. Hindi ikaw ang tatay ng ng mga anak na mga anak niya na yon. So wala kang power dun. Hindi mo pwedeng disiplinahin yun. Hindi mo pwedeng pagsabihan yun. Hindi mo pwedeng pagalitan yun. Magagalit sa'yo yung bata. Magagalit sa'yo yung nanay. Pag nagkampiyan ngayon yun, magagalit sila sa'yo. Mali ka pa. Kung saan ngayon mapupunta yung pera mo? Sa wala. Pag naghiwalay kayo ng babae na yon, nung single mom na yon, wala ka ng power dun sa bata kasi hindi mo naman anak yun. Tapos pagka, yun nga, inano mo yan, dinisiplina mo yan, hindi makikinig sa'yo. So ano mangyari kung hindi siya makikinig sa disiplina mo? Eh, hindi naman siya kayang disiplinahin ng nanay niya. Lalaki ngayong kupal yung bata, lalaki ngayong problema yung bata. Pag lumaking problema yung bata, ikaw ang sasalo nun. Bakit? Ikaw yung ama. Ama na, walang kapangyarihan sa anak niya. Kaya huwag kang tanga. Mag-isip ka mabuti. Okay? Kaya ngayon, to si LJ, sigurado, napapaisip na yan. Sigurado ngayon, unti-unti na nagsisink in sa utak niya yung mga katangahan niya nung nakaraan. Ganyan ang babae. Kaya maraming single mom. Puro na lang feelings ang pinapairal. Ngayon, isa pang tanong ito. Si Paolo Contis ba ay alpha male sa ginawa niya? Okay. Una, si Paolo Contis ay nakipagrelasyon kay LJ. Maaring alpha male ni LJ si Paolo Contis. Ganun niya kong tingnan. Ganun niya kong i-value si Paolo Contis. Okay? Pero since nakipagrelasyon si Paolo Contis kay LJ at niloko niya si LJ habang committed siya, then tanggal siya sa pagka-alpha doon. Okay? Pero si LJ, ang tingin sa kanya, alpha pa rin niya si Paolo Contis. Pero still, pwede natin siya bigyan ng benefit of the doubt. Bakit? Dahil syempre, hindi natin alam kung anong reason ni Paolo Contis kung bakit hiniwala niya na si LJ. Pero kung nag-cheat si Paolo Contis kay LJ habang sila pa, then tanggal na siya sa pagka-alpha male. Pero kung nakipaghiwalay mo na siya kay LJ bago siya nag-start ng bagong relationship, tapos ang reason kung bakit siya nakipaghiwalay kay LJ dahil problema si LJ, then pwede pa rin siya makonsider na alpha male. May level yan, mga G. Okay? So, doon natin malalaman ngayon yan. Kung alpha o beta ba siya? Actually, ang sagot ko dyan sa tanong na yan, eh hindi ko talaga alam. Pero yun yung mga pwede natin pagbasihan. Okay? Pero ang point ko dito is, ang buhay ng mga babae pagdating sa dating ay paulit-ulit na lang. Kaya nagkalat ang mga single mom. Kaya ang daming mga bata ngayon na lumalaki sa broken homes. Kaya parami ng parami ang mga kriminal dahil walang nagdidisiplina sa mga bata. Dahil nga, kung sa bahay pa lang magulo na, then ano pa kaya yan sa labas? O kaya naman, kung puro problema siya sa loob ng bahay, then anong gagawin niya sa labas? Bagay na hindi maiintindihan ng mga babae. Bakit? Dahil nga emosyon lang ang umiiral sa kanila. Dahil kung totoong logical ang mga babae, di sana walang single mom. Paano ko nasabi yun? Madali ba sabihin yan, paano lalaki yung problema? Paano lalaki? Sino bang pumili sa lalaki? Sino ba ang pumayag na sibakin siya? Sino ba ang pumayag na makipag-sex sa kanya yung lalaki na yun? O, sino ba may susi? Ikaw, di ba? Binigay mo sa kanya susi ng kwarto mo. Ayan, oh, pasok ka na, dali. Shoot mo, di ba? O, ngayon, buntis ka. Sino may kasalanan? Siya? Dahil hindi niya tinupad yung mga kasalanan, yung mga pangako niya? Hindi. May kasalanan ka rin. Shared responsibility ang relationship o ang sex. Kung pumayag ka sa kanya makipag-sex, ibig sabihin, kailangan maging accountable ka rin kung ano pwede mangyari in the future. Dahil ibig sabihin nun, isa ka sa mga nagdesisyon na mangyari yung sex. Isa ka sa nagdesisyon na pwede kang mabuntis. Be accountable. Ikaw ang may susi ng sex. Pwede ka naman tumanggi ah. Pwede mo naman hindi payagan ah. O, pero pumayag ka. O, pero siya pinili mo. O, ang tanong doon, kung talaga palang pangit ang ugali nun, kung talaga palang alam mo pwede kang lukuhin nun, at alam mo na yan noon pa, bakit tinuluyan mo? Bakit sumama ka? Bakit siyang hinayaan mo bumuntis sa'yo? May kasalanan ka.
ikaw ang may kasalanan nun. Lalo na pagka ikaw ang nakipaghiwalay sa lalaki. Sinira mo yung pamilya mo. Isang bagay na, kahit kailan, hindi natin maituturo sa... mga babae. Bakit? Kasi nga, hindi sila makikinig. Pinapaniwalaan lang na palagi yung mga emosyon nila. At, syempre, brainwashing ng feminism. Na okay lang maging single mom. Okay lang maging matandang babae, tapos walang asawa. Diba? Pero lahat ng mga nagtuturo sa kanila na maging strong independent woman o okay lang maging single mom, may mga asawa, di ba? May mga asawa, may yaman, mga politiko, mga may sinabi sa buhay, mga celebrity, di ba? Pero may mga asawa. Meron ng pera, meron ng power, meron ng kasikatan, meron ng status, pero kailangan pa rin ng asawa. Bakit? Dahil kailangan ng babae ng lalaki. Bagay na, palaging dinidenay ng mga babae sa sarili nila dahil nga sa feminism at brainwashing ng society. Okay? Kaya itong mga babae na to, sa totoo lang mga G, ang tanging kaya na lang natin gawin ay ayusin natin ang mga sarili natin para at least, kahit papano, mailid natin sila ng tama. Kahit papano, magawa nating makinig sila. Pero, you know, in the end of the day, ang babae, gagawa pa rin siya ng decision para sa sarili niya. At yung decision na yun, ang basis nun, ay palaging yung emosyon niya. Kaya G, ang payo ko sa'yo, kapag ka may nakilala kang babae, lalo na kung single mom yan, damaged goods, o let's say, babae na sakit ng ulo o maraming problema sa sarili niya, G, huwag mo nang iligtas. Bakit? Dahil you cannot save her.